Hello mga ka-gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ng AoV Players Changing Servers, ang pag-hire ng Rules of Survival Developer na NetEase sa Battle Royale Creator, PUBG Hackers Arestado, Rules of Survival Anti-Hack Suggestions ng Community, a Pokemon-like game called TemTem at new League of Legends Support Champion. Para naman sa YouTube channel, shoutout at sa nanalo sa aming linggo-linggong 100 pesos load giveaway ay abangan sa dulo ng aming video, kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer! Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at pinoygamerph. Ang developer na nasa likod ng Rules of Survival at Knives Out na NetEase ay hinire ang mastermind ng Battle Royale movies bilang isang head consultant. Recently, ang Japanese branch ng NetEase ay hinire si Kenta Fukasaku. Sa mga hindi nakakaalam, si Kenta Fukasaku ang writer ng Japanese film na Battle Royale na unang lumabas noong year 2000 na kung saan ang kanyang ama ay ang direktor. Pagkatapos nito, siya ay dumiretso sa pagsulat at screenplay ng 2003 sequel na Battle Royale 2 Requiem. Siya din ang nag-takeover ng directorial pagkatapos pumano ang kanyang ama during filming. Ang role ni Kenta Fukasaku ay tumulong sa paggawa ng mundo ng Knives Out, basically maglalagay ng background story at lore. Siya din ay nakikipagtulungan sa development team ng China para ilabas ang susunod na Knives Out expansion na tinatawag na Final Battle of Tokyo. Parang hindi tinatablang ng RoS Developer na NetEase ano, sa kaso ng PUBG laban sa kanila. So ano masasabi niyo mga ka-gamer sa balitang ito? Comment sa baba para sa inyong opinion. Ang mga Filipino AoV players ba ay lumipat na sa ibang server? O dahil ba ito sa lag, hyping at disconnection problem? O baka naman dahil hindi sila makapaghintay sa bagong heroes at skin na hindi pa nare-release sa Filipino Garena version? Tapos kung naalala nyo, last week, nireport namin na ang mga players ay nagre-reklamo sa unstable na connections at may mga players na nadadrop out sa game. This week, napansin namin sa aming AoV group na dumami ang mga users na naghahanap ng APK files ng AoV na kumokonekta sa ibang region. Karamihan sa mga request ay para sa Taiwan at UE server. Ang activity na to ay tumaas kung kailan nagsimula ang lag at unstable connections. Ayon sa mga users, ang problema daw ay hindi sa side ng AoV, kung hindi sa mismong local ISP na Globe Telecom. Pero base sa mga reports, pati ang PLDT at Smart users ay mayroong unstable connection. Baka naman kasi dahil ito sa undersea cable na damage na kumukonekta sa Hong Kong. Regardless kung sino ang sisihin, ang mga players ay galit na. Sana maayos ito soon dahil baka next time ang AoV players ay hindi lang magpalit ng server, baka magpalit na rin sila ng game, no? Dahil aahanin mo ang skin kung hindi ka naman makapaglaro. Ang Crema Games na nasa likod ng Immortal Redneck ay nag-announce ng laro na tinatawag na TemTem. Ang TemTem ay isang massive multiplayer creature collection adventure game na base sa Pokemon. Sabi mismo ng team ito ay directly inspired sa Pokemon series. Wow! Kung sa ito ay mag-feature ng mga unique ng numbers of creature. Ito ang game description based sa YouTube video. Seek adventure at the lovely airborne archipelago along your TemTem squad. Catch every TemTem, battle other trainers, customize your house, join a friend's adventure or explore the online living world. Naku po, nosebleed! Currently, wala pang planong or mag-announce ang platform kung saan ito lalabas. Pero itong sigurado, ang gandang tignan ng game. Hindi lang natin sure if you gotta catch them all. Pero based sa trailer, mukhang ganun na nga. Ang Kickstarter campaign ng TemTem ay magla-live sa May 29. Pinaliwanag ng Rules of Survival developer team kung bakit hindi nila maaaring gamitin ang mga anti-cheat na sinasuggest ng kanilang community tulad ng IP ban, pay-to-play, phone number registration, third-party security,
phone authentication, rank matches at marami pang iba. I-breakdown natin ang kanilang mga sagot sa bawat suggestion. IP ban. Ayon sa kanila, napakadali lang naman i-bypass nito. Tapos apektado din ang mga internet cafes na may pare-parehong IP. Oh. Kawawa naman yung mga hindi nag-cheat, diba, nadadamay. Pay to play. Ito, marami ang nagre-request nito. Pero hindi daw ito patas sa kanilang community. Dahil ang game ay libre at mag-stay ng libre. Forever. O diba, sa ROS may forever. Ang pag-register gamit ng phone number. Dahil ito ay personal na informasyon, ay marami daw players na ayaw mag-share ng data na to. At saka, ang dali lang naman mabypass, diba? Bili ka lang ng bagong SIM card, may bagong account ka na, yeah boy! Third-party security. Ayon sa ROS team, ito daw ay kanilang ine-explore. Pero kailangan daw munang matignan ng advantage at disadvantage ng paggamit ng third-party system. Kasi daw hindi naman 100% na mawawala ang mga cheaters at hacker. Ito paano? Yung iba kasing third-party system ay nagpapabagal ng game. Phone authentication. Karamihan ng mga internet cafes at player ay wala nga namang phone, 'di ba? Kasi minsan pupunta ka lang ng computer shop para lang maglaro. Ayon sa kanila, ang mga players ay most likely ay na-matched na sa kanilang ranking. Yan sa rank matches. Playset amount of games before joining a rank battle. Sabi ng ROS team ay hindi daw to patas para sa mga bagong players at mayroon na daw silang measures sa para sa mga bagong account. Improve anti-cheating measures. Ang kanilang anti-cheat daw ay na-update kahit hindi binabanggit sa mga patch notes. Detect the player's action speed, drop, high jump at aiming. Sabi ng team, ito daw ay ginagawa na nila pero hindi nila ilalabas ang information kung paano nila ito nagagawa. Kasi baka mabypass lang ng mga hacker. Deathcam, ito daw ay posible sa future update. So ayun no, ito ang mga feedback ng ROS team sa kanilang community. Ano masasabi nyo sa mga anti-cheating suggestion na nabanggit? Comment lang sa baba para sa inyong opinion. Arestado ang 15 suspect sa China earlier this month dahil sa pagdevelop at pagbenta ng hacking at cheating programs sa larong PUBG. Ito daw ay ongoing battle laban sa mga hackers ng PUBG. Kung naalala nyo, recently ay nag-release sila ng data sa kanilang anti-cheat software na Battle Eye kung saan nakumpirmang 99% na naban na players ay galing China. Sa ngayon, ang mga suspects ay namulta ng halos 3 million RMB na katumbas ng 5.1 million US dollar. Nako, lataas. O kaya naman ay 260 million pesos. Habang ang iba namang suspect ay iniimbestigahan pa. Ayon sa mga report, ang mga program na na-distribute ay may kasamang Huygesi, Trojan Horse Virus. Huygesi, no? Ito ay isang backdoor program para sa makontrol ang PC ng user kasabay din ang pagnakaw ng kanilang impormasyon. So in short, no, kung gumamit ka ng cheating software ay malamang na-access ng mga hackers ang computer mo. Karma nga naman. Binanggit din ng PUBG na in-upgrade nila ang kanilang security measures pati na rin ang anti-cheat solutions. Sila din ay tuloy-tuloy na kumukuha ng impormasyon sa mga developer ng mga hack at seller para makasuhan ng mga ito. Isang bagong aggressive support champion ang natist ng Riot para sa League of Legends. Ito ay based sa impormasyon na pinost ng Riot sa kanilang brand new edition ng Champion Roadmap. Naka-highlight sa article ang mga upcoming reworks, update at champions. Pero ang isa sa highlight ay ang bagong support champion na kanilang tinitist. Ito ang breakdown kung ano ang aming alam sa champion so far. Ang bagong champion ay based sa isang aquatic team na makikita sa teaser image. Speculated din na ito ay isang uri ng sea monster. So baka pating o kaya giant calamares, no? Opposite. Sarap nun, boy. O baka naman totally made up. Malay mo, chokoy, di ba? Ayon din sa Riot Games, ang bagong champion ay isang aggressive na playmaker na hindi lamang nagsisave ng drowning ally, kundi pinapersa nito na lunurin ang kalaban.
Sabi din ng Riot na ang lahat ng bagong champion ay magkakaroon ng extremely unique boundary pushing mechanic. So anong masasabi nyo mga ka-gamer? May maisasuggest ba kayo? Comment lang sa baba para sa inyong opinion. At yun lamang po ang aming gaming news update ngayong linggo. Eto pa, shoutout kay Zian Bandairel, Richard Gaming, Arvs, Grimey, Maligalig at Jericho Herrera. Salamat sa suporta. Check nyo mga YouTube channel nila. At sa mga gusto ng pa-shoutout, comment lang. Comment lang kayo sa baba ng shoutout Pinoy Gamer. Para sa linggo-linggong giveaway, congratulations kay Eli Vergara. Upang maklaim ang iyong load, ay PM mo sa YouTube channel namin ang iyong phone number. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button. Para makasali sa aming linggo-linggong libreng 100 pesos load giveaway, ito ang simpleng instruction. Mag-subscribe o komento sa aming YouTube. At ayun, kasali ka na. At para mas tumaas ang chance sa abay gawin na at mag-live, subscribe at komento na dahil bawat isa niyan ay isang raffle entry. At abangan sa susunod na video kung sino ang nanalo. Paalam!